1:3. Purihin natin ang Diyos sa kanyang mga ginawa. 6:1:3. Thank you, Jesus, for the cleansing fire. Ready? Sing. Have you been to Jesus for the cleansing fire? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace, His arm? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood? Patuloy po nating pasalamatan at purihin ang Diyos sa umagang ito na tayo po ay muling nakarinig ng kanyang salita. At sa oras po na ito ay maglaan po tayo ng munting katalimikan upang alalahanin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11 verses 23-29 ay ganito po ang mensahe ni Apostol Pablo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y pagkanulo ay tumangkop ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo,
gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, nawa ka ng sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at umiinom ng hatod sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Diyos na dakila at lubhang makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pagpapasalamat sa pagkakataon ito na sa pamamagitan ng buhay at kalakasan na iyong kaloob ay nagampanan po namin sa umagang ito ang aming tungkulin. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay nag-awitan sa iyong harapan at makarinig ng iyong kasalita. Naging kalugod-lugod nawa sa iyong harapan ang bawat isa sa aming Panginoon. Hanggang sa dakong ito ay inaalaala po namin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, ng si Jesucristo, na narito ang iyong mga lingkod, hawak at tinapay at ubas na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. Panginoon, ipagkalob mo kapatawaran ng pagkakasala ng bawat isa sa amin bago po namin tanggapin ang bagay na ito. At nawatin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay gamitin mo instrumento ang bibig ng bawat isa sa amin upang magbitaw ng salita mo at ipakalat ang mabubuting balita saan mong dako, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang ang mundong ito ay maganap ang kabutihan, Panginoon. Upang ang bawat isa din po sa amin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hiniling din po namin, Panginoon, na bigyan po ng mainit ng pananampalataya ang aming espiritual na pangangatawan at dagdagan pa ang kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan upang lubos na magampanan ang gawain sa iyo at ganoon din naman ang gawain namin dito sa sanglibutan. Lubos po namin hiniling at pinagpapasalamat ang lahat ng bagay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.